Sino-sino kaya ang mga MVP contender this PBL Invitational Conference? Halina't ating isa-isahin ang mga umaangat na players within their past 2 games. Bago natin sisimulan, please support this channel by clicking like, share and subscribe. Paki-spike na lang din ang notification bell for more updated videos. Una sa ating listahan ay ang player ng Creamline na si Tots Carlos. Wala nga tayong masabi sa player na ito dahil sa taas ng scoring at attacking percentage nito. Siya nga ang takbuhan ni Gia Morado at laging takbuhan ni Gia lalo na pagdikita na ang laban. Isang MVP caliber nga itong si Tots dahil she's not only contributing through spikes pati na rin sa service line ay nakapagbigay pa rin ito ng pinsala. Kasama nga ni Tots sa MVP position ay si Gemma Galanza. Well, sino ba ang hindi nagagalingan sa Darna ng PVL? Siya lang naman ang dahilan kung bakit mas lalong nahihirapan ang kalaban sa laro. Isang MVP caliber nga itong si Gemma kung saan ay siya nga ang sunod na pinupuntahan ni Gia pag hindi nakakapatay ng bola si Tots. This 2 CCS player ang masasabi kong perfect duo. Next natin ay ang CMFP players. Una sa listahan ay si Cici Rondina. Sino ba ang magtatanong kung bakit siya? Siya ang napili natin this position dahil sa performance na ipinapakita niya this past 2 games. Siya nga ang buhatera ng team kung saan ay pinapahirapan nito ang kalaban at di na nakakadikit pa. Patunay lang dito ang 2 gold medal na kanyang naiuwi para sa Pilipinas. Next, Des Cheng. Much improved and different Cheng ang nakita ko sa loob ng court. Sobrang palaban at parang wala itong kinakatakutan. Ang talino nga rin ito sa loob ng court at talagang masasabi mong tatak RDJ pa rin ang galawan nito. These 2 players always keep smiling and slaying. When their team needs them the most, they will come and finishes the game. Next up, F2 Logistics. First natin ay si Kim Kennedy aka Kiki D. A powerful opposite ng F2 Logistics. Isa lang naman siya sa nakakascore ng double digits para sa kanilang kupunan. Napakaganda nga ng connection nila ni Alva kung saan ay halos bumabaon ito ng palo dahil sa magagandang bigay ni Alva sa kanya. She is one of the top scorer this season past 2 games nito. Kasama nga ni KKD sa position ay si Ivy Laksina. She wasn't called Wonder Woman for nothing. A clutch points and a powerful open hits ang pinapakawalan nito sa loob ng laro. Isang pang MVP moves nga ang pinapakita ni Ivy dahilan kung bakit kinakabahan ang kalaban nito pag nasa harapan nito. These both players has different attacking style but the same mantra ang ipanalo ang laban. Strong heart and positive mindset ang ipinapakita ng dalawang to. Next up natin ang Signal HD Spiker. We have Richie Ondakis and Ces Molina. Parehong magaling at umaangat sa laro. Sila nga ang bumubuhat ng team kung saan kaya nilang tapatan ang bawat kupunan given their heights and talent ay sigurado ngang kaya nilang walisin ang ibang team. Kahit talo ito sa laro laban F2 ay ang dalawang ito ang dahilan kung bakit nakakahabol sa scoring ang kanilang kupunan. Sa ngayon ito lang ating nailagay sa MVP position dahil sila ang nakikitaan ko ng galing at husay this past 2 games. Sino kaya sa kanila ang magiging MVP this PBL Invitational Conference? May team kaya na kayang makatalo sa guest foreign team? Yan ang ating aabangan at sure nakakabahan dahil isang nakakapanabik na naman na eksena ang ating matutunghayan. Ingat!